pagbalik ni Robert sa Pilipinas, tulad ng inaasahan, ay sinalubong ni Ramil, Alona at ng mga magulang nito sa airport. Walang Annette na dumating, gaya ng inaasam ni Robert na isa sa mga makikita niyang sasalubong sa kanya. Pero hindi siya nabahala, dahil batid naman niya na tulad niya ay wala pa rin ibang itinatangi sa puso si Annette. At iyon ay ayon na rin sa kapatid na si Ramil. Sa isang banda, parang hinintay nga nito ang kanyang pagbabalik. At ang gayon ay sapat na upang makalama siya ng ibayong kaligayahan. Agad siyang niyakap ng mga magulang nang marating ang lobby ng arrival area. Tuwang-tuwa ang mga iyon sa kanyang pagbabalik. Kinamaya naman siya agad ng nakatatang ng kapatid na si Ramil. Pagkuway ipinakilala kay Alona. Ang ganda pala ng magiging hipag ko. Ang masaya niyang bati. Napangiti naman si Alona. Bolero ka nga pala talaga, gaya ng sabi ni Annette. Ang anas naman ito. Noon may tila kumurot sa pinakagitna ng puso niya. Si Annette nga pala, bakit hinihingi niyo isinama? Ang tanong niya na may halong kalungkutan. Abala si pinsan eh, ang nakangiting sagot ni Alena. Pero huwag kang mag-alala, Brad. Makikita mo rin si Agad pagdating natin sa bahay. Ang masaya namang wika ni Ramila. Oh, kayong magkapatid. Ngayon pa lang kayo nagkita yung babae na yung pinag-uusapan nyo. Ang singit ng papa nila. Nagkatawanan lamang sila. Hindi naman basta babae lang ang pinag-uusapan namin, papang, ang anas ni Romel. Siya nga naman, ang sang-ayon ni Romel. Eh, sino ba ang pinag-uusapan ninyo? Ang tanong ng kanilang mama. Kilalang kilala nila. Pa, si Annette, ang may pagmamalaking wika ni Romel. Batid naman kasi niyang botang-bota ang mga magulang kay Annette para sa kanya. Kaya naman masayang nagkatinginan lamang ang dalawa sa tugon niya. Nang marating nga nila ang kanilang bahay sa Green Hills, isang surprise party ang sumalumong kay Robert. Naroong lahat ang mga close friends ng mga parents niya at ang mga anak ng mga iyon na karamihay pawang ng babae na ipinakinlala sa kanya agad. At naroon at kabilang sa mga bisita ang mga personal niyang kamaibigan na batid niyang si Ramil ang nag-imbita lahat. Masayang masaya siya sa welcome party na iyon na inihanda ng kanyang pamilya para sa kanya. Ngunit higit na nag-umapo ang kanyang kaligayahang nadarama nang mamata ng pinaka-importanting bisita para sa kanya sa pagdiriwang na iyon, si Annette. Welcome back, Rob. Ang bati nito sa kanya nang sila'y magkita at magkalapit. Halos hindi pa rin nagbabago si Annette. Mayuming kumilos, malamyos gumalaw at magsalita. Smarte kong pagmasdan habang kumikinang sa kagandahan, lalo na ang mga matang pinagkalooban ng kakaibang kislap. Hindi pa rin nagbabago si Annette, gaya pa rin ng dati. Kung paano niya itong tiningala, minahal at kinilala bilang babaeng para sa kanya. Hindi pa rin ito nagbabago, kagaya ng kanyang nararamdaman para artigo. Aren't you gonna say something? Ang tanong ni Annette. Noon lamang niya na-realize na natahimik pala siya at napatunga nga rito. You look beautiful, Annette. Ang nasabi na lamang niya. You look fine too. Nakakahalim ba ang buhay sa Amerika? Masarap pero mahirap. And I guess, maraming mas mga gandang babae. Ang paborito nitong usan. Yeah, you're right. Pero wala akong nakitang mas maganda kaysa sa'yo. Tumawa lamang si Annette. Hindi ka pa rin nagbabago. Palabiro ka pa rin. Biro. At sino ang nagsabi sa'yo nagbibiro ako? Oh, come on, Rob. Imposible naman yata umalis ka ng Amerika nang hindi man lamang nagmahal doon ng babae. Nagkibit balikat siya. Anong magagawa ko? My heart belongs here. Narito ang babaeng handa kong pakasalan. You're such a romantic fool, Rob. Ang pabiro nitong sabi. And I have reason to be a fool. Don't you think so? Ewan ko sa'yo. How about you, Annette? Kumusta ang love life mo? Ang agad niyang tanong. My love life has always been hopeless. Ang sabi nito na may bahay na kalungkutan. Ngunit natili ang ngiti sa mga labi. Sa isang banda, may bahay ng katotohanan ang binitiwan niyang pasakali. And what exactly do you mean by that? Ang pilyo niyang tanong. Simple. My love life is still zero. Gaya noong iwanan mo rin ako. Napangiti siya. Ano sa palagay mo? Hindi kaya mayroon ang nais iparating sa atin ang mga langit? Pero sa halip na sumagot, ay tumalikod lamang si Annette.
Hindi pa rin pala nawawala ang kakornahan mo at pagiging makata. Lumakad ito palayo. Agad naman iyang sinundan. Hanggang sa lumayo nga sila sa mga tao. At marating ang isang bahagi ng garden na tahimik at hindi abot ng mga boses ng mga bisita at ng malakas na tugtugin. Naupo si Anit sa gilid ng malaking pishman. Nilapitan niya ito at naupo siya sa tabi nito. Saglit silang binalot ng katahimikan habang kapwa tinitindigan ang mga refleksyon nila sa tubig ng pango. It may sound so silly, pero na-miss kita ang pampabasag niya sa katahimikan. Nakita niya sa refleksyon ni Anit ang isang banayad ngunit matamis na hindi. It's not silly, Robert. It's not. Ang taka niyang tanong. Noon humarap sa kanya si Anit. Tinitigan siya sa mga mata habang ang mga kamay ay unti-unting gumapang sa kanyang mga braso patungo sa kanyang magkabilang balikat hanggang sa marating ang kanyang pisngi. Namangdaman niya ang malambot ng mga palad sa kanyang pisngi. Because I miss you too, ang halos paborito nitong pusa. At bago pa sa tulong niyang nakatulog, ay natukso na siya sa mga pang-akit nitong mga labi. Agad niyang singiin ng halik si Anit. Noong una'y marahan at buong ingat, hanggang sa gayon ay maging marin, mabangis at maingit. Hanggang sa yakapin na lamang niya si Anit, at naramdam na lamang niyang gumanti ito ng yakap. Alam niya, iyon na ang katuparan ng kanyang matagal lang inaasam na pangarap. Hindi natuloy ang planong pagpapakasal ni Ramil at Alona tulad ng kanilang inaasahan. Dahil lang naunin nilang plano ay biglang nagbago nang mag-back out si Nanette at Robert bilang bridesmaid at best man ng kanilang kasal. Sa halip ay kasama nila itong ikinasal at nagkaroon nga ng isang malaking double wedding celebration. Maligayang maligaya si Alona ng araw na iyon habang ikinakasal kay Ramil. Habang siya ay parang hindi makahinga sa sama ng loob sa nakikitang pag-iisa ng dibdib ng dalawa. Ano't ano man, nabawasan na rin ang sakit niyang nadarama dahil kasama niyang humarap sa altar si Ramil. Iyon nga lang, hindi gaya ng pinapangarap niya bilang kaisang dibdib nito. Sa halip ay bilang kaisang dibdib ng nakababata nitong kapatid. Masayang masaya rin naman si Robert at ang ngayon ay hindi maaaring ikaila sa kislap ng mga mata nito at miti sa mga labi. Mahal na mahal nito si Anet at wala itong kaalam-alam sa plano ng babaeng pinakasalanan. Ang reception ay ginanap sa isang ballroom ng 5-star hotel. Maraming handa, maraming bisita, glamurosa at talagang manginastan ng mga magulang ni Ramil at Robert. Ang lahat ay maligayang maligaya sa naganap na pagdiriwang. Maging ang mga magulang ni Anet ay lalong naging malapit sa mga magulang ni Ramil at Robert. Simula ng planuhin nila ang kasalan a few months ago. Ang lahat ay maligaya at nagsabing bagay na bagay sa isa't isa ang mga ikinasal. Maliban lamang sa isang kaluluwang kasalukuyang isinumpa ang pagdiriwang si Anet. Panay ang bulong ni Robert kay Anet habang nakaupo sila sa wedding table. Ngunit wala siyang anumang naunawa sa mga sinasabi nito pagkat ang kanyang paningin at atensyon ay nakabaling kina Ramil at Alona na kasalukuyang maligaya nagsasayaw sa gitna ng ballroom. Are you sure gusto mo nang sumayaw tayo? Ang tanong ni Robert sa kanya. Initean niya ito pagkuway tumango. Yun lang at tumayo na nga sila mula sa pagkakaupo. Pagkuway nagtungo na rin sa ballroom at nakihati ng atensyon sa nagsasayaw na sina Ramil at Alona. Nagpalakpakan ng mga tao sa nakitang pagsasayaw ng dalawang pares ng ikinasal. Lalong ginanaan sa pagsasayaw sina Alona at Ramil. Ganon din naman si Robert. Pero natiling walang ayaw na kasabikan kay Anet. Hanggang nga sa kumawala sa mga bisig ni Robert, bugang pagtataka siyang pinagmasdan ng asawa. Pagkuway lumapit siya nagsasayaw na sina Ramil at Alona. Kinalabit niya sa balikat ang pinsan. Lumingon ito sa kanya. Initean niya ito. Pagkuway sumingit sa nagtatayuan itong lugar upang magkahalap sila ni Ramil. Siya ang nakipagsayaw kay Ramil. Tumawa lang si Alona sa pag-akalang nagbibiro ang kanyang pinsan. Nagtawaran niya naman ang mga taong nakakita sa ginawa ng Anet. Kabilang na ang mga magulang nito. Natawa rin naman si Ramil at saka napailing na lamang. Noon kumilos si Alona at nilapitan si Robert. Ang dalawa naman ang nagsayaw. Lalong nagkatawa ng mga tao sa ginawang pagpalit ng partner ng mga ito. Sa kanila,
Ang nasaksi ay isang biro lamang na bahagi ng pagdirim. Ngunit para kay Annette, ang lahat ay isang babala para sa maaaring maganap sa hinaharap. Sinamantala niya ang pagkakataon habang kasayaw si Ramil. Dinina niya ang pagkapit sa mga bisig nitong malalaki at malalakas. Kulang na lamang ay yakapin niya itong muli at hagkan sa mga labi. Gaya ng larawang diwang madalas niyang paglaruin sa kanyang isipan at katinuan. Nakadama naman ang bahagyang pagtataka si Ramil sa ikinulis nito. Lalo na nang tumitig siya sa mga mata nito nang may pagnanasa at kakaibang paghangat. Hindi malaman ni Ramil kung papaano magbibigay ng reaction. Parang saglit itong nito. Noon siyang umiti rito. At namangiti na lang din ito. Iyon lang at kumawala na siya mula sa mga bisig nito. Muli siyang lumakad papalapit kina Robert at Alona. At ang dalawa'y kumawala na rin sa bisig ng isa't isa. Nagbalik sila sa kanilang mga partners sa buhay. Habang sa isipan ni Annette ay naglalaro ang isang kasalanang handa niyang suunin. Oras na makakita siya ng magandang pagkakataon. Sa Hong Kong ang honeymoon ni na Annette at Robert. Regalo iyon ng kanyang mga magulang na hindi na niya nagawa pang tutulan. Sina Ramil at Alona na may sabagyo lamang nagtungo sa kanilang honeymoon. Kapwa kagustuhan ni iyon ng dalawa. Araw ng kanilang honeymoon, ngunit iba ang tumakbo sa isipan ni Annette. Iniisip niya si Ramil habang kapiling si Alona. Maligaya ang dalawa. Nasa loob ng kanilang silid, nakahiga sa kama. Nakapaibabaw si Ramil, maligayang-maligayang nagtatalik. Habang siya ay nagdurusa sa piling ng lalaking hindi naman minamahal. Masakit ang sakit-sakit. Pero kung ito ang dapat niyang tisin upang mapalapit lamang sa lalaking iniibig, ay gagawin niya. Kailangan niya si Robert upang magpatuloy pa rin ang kanyang kaugnayan kay Ramil. Kailangan niya ito sa simpleng dahilan na iyon lamang ang tamang paraan upang maabot pa rin kahit na papaano ang lalaking itinatangin ng kanyang puso. Kaya kung kinakailangan niyang magsakripisyo, handa siyang magtiis dahil batid niyang iyon lamang ang tanging paraan. Nang magbalik si na Annette sa Pilipinas, ay nagkaroon agad sila ng pagkakataon ni Alona na magkita at mag-usap. Niyaya niya itong mag-lunch sa labas. So, kumusta ang bagong kasal? Ang pabiro nitong tanong sa kanya. Nagpatiarad naman siya sa biro. Kung magsalita ka, parang ako lamang ang bagong kasal. Sumili ang napakagandang ngiti mula sa mga labi ni Alona. At nauunawaan niya ang nararamdaman nito. Dahil taliwas iyon sa dadarama niya. Naging kasyual ang pagkukwentuhan nilang magpinsan ng araw na iyon. Ngunit ang hangad niyang malaman ay saka lamang nila napag-usapan nang pauwi na sila sa kani-kanilang mga bahay. Saan yung balak tumira ngayon ni Ramil? Ang tanong niya habang nasa loob na ng kotse. Siya ang nagmamaneho. Sa East Subdivision sa Green Hills kami titira. May mga bahay doon ang ilos natin, remember? Talaga ah. At napatango niyang sambit bagat matalam niya ang impormasyong iyon. Kayo ni Robert, saan nyo naman balak tumira? Ang tanong niya. Saglit siyang natahimik. Pagkuway, gusto niyang sa Amerika kami manirahan. Mukhang hindi mo ata gusto. Talagang hindi ko gustong tumira roon. Para rito ako. At alam niya yun, naririto ang karir ko, ang pamilya ko, ang mga friends kong tulad mo. At si Ramil, hindi niya makakayang malayo kay Ramil. Kung sa bagay, may katuwiran ka, ang sang-ayon ni ano. Pero paano ngayon yan? Payag kaya si Robert sa gusto mo? Bago kami ikinasal, napag-usapan na namin na igagalang niya ang mga desisyon ko, ang mariiniyang sambit. Napatingin sa kanya si Alona. Ang tapang mo pala, Annette. Noon niya na-realize na hindi pala malaganda ang pagkakasabi niya sa mga salitang iyon. Agad siyang bumaba. What I mean is, pag-uusapan namin anumang bagay na dapat pagdedesisyonan. I will hear him out and he will do the same to me. Napanatang ang kalooban niya nang muling mapangiti sa ano. Alona. Well, that's great. I mean, iyan nga raw ang susi sa isang maganda at magasaganang pagsama ng mag-asawa. I agree, Alona. I agree. Ang sanglayo niya. Nang gabing iyon, binanggit ka agad niya kay Robert ang tungkol sa kanilang pamumuhay. Napag-isipan ko na ang tungkol sa binanggit mo sa akin, Robert, noon. Ang wika niya,
habang nakaupo sa tapat ng tokador at nananalamin. Kasalukuyan namang nakahiga na sa kama si Robert at nagbabasa. Nasa loob sila ng isang malaking silid. Sa condominium, na pag-aari rin ng mga magulang ni Robert, sila pansamantalang tumira. Tungkol saan? Ang tanong nito sa kanya. Ang tungkol sa pagtira sa Amerika. Napatingin sa kanya si Robert. You like it there, Annette? Umiling siya. No, I won't like it there. Iba ang Amerika kaysa rito. But I'm doing good there. Maganda na ang posisyon ko sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko doon. Ang paliwanag nito. Noon siya humarap rito. Maganda kung sa maganda. Pero papaano naman ako? I still have my career here. Baka nakalimutan mo. Ang medyo pagtaas na ng kanyang boses. But you can find various opportunities there too. Ang mahinang paliwanag pa rin ni Robert. Pero iba na ang naipunla ko rito. I'll be the one of the board of directors sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. And I wouldn't trade that for anything else. Ang may pagpupalaki pa niyang pangangatwiran. Bagyang nasaktan si Robert sa narinig na sinabi niya. Natahimik ito. Parang nakonsensya naman siya. Or rather, natakot na baka makakahalata si Robert sa tunay niyang katauhan. Bigla siyang nagmelo. Rob, you must understand. I never imagined myself living there. I never did. Napatanguti ito. I understand. Besides, if you made it there, then there is no reason that you couldn't make it here too. But what's already there is important to me too. Naghirap ako para marating ang posisyon ko doon nang walang anumang tulong impluwensya mula sa mga magulang ko. Did you know what that means to me? Marahan yung lapitan ito. Naupo siya sa kama sa tabi nito. Pagkaway buong lambing na pinisil ang mga balikat nito. Mas importante pa ba ang bagay na iyon kaysa sa magiging kaligayahan ko? You're being unfair. That's beside the point. No, it's not. I can still remember your promise. What promise? That you will make me the happiest woman in the whole world. Noon unti-unting napangiti si Robert. I'm happy here, Robert. I'm happy here and only here. Ang pagpapaunawa niya. Noon humarap sa kanya si Robert. Hinalikan siya sa lang. Ngunit saglit lang. Pagkat agad siyang kumawala. Is that your way of saying yes? Ang payiniguro niyang tanong. Say yes to what? Ang nagmamaangmaangan itong tanong. That we will stay here in the Philippines. Ang maagap niyang sagot. Huminga ng malalim si Robert. I want you to be the happiest woman in the world. If that will make you happy, so be it. Bahagya siyang nasiyan. Napahalik na lamang siya sa hasaba. Gumanti ng halik si Robert. Hanggang nga sa kapwa na silandarang at muling nagtalik ng gabing iyon. Sa muling pagkakataoy napatunayan niya na ang kapangyarihan sa atawa. At batid niyang iyon pa lamang ang simula ng lahat. Gaya nga ng napag-usapan ay nagdesisyon na rin si Robert na mananahan sila sa Pilipinas. Alam niyang medyo masama ang loob nito pero hindi na siya nag-abalang mag-alala pa dito. Dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kagustuhan niya ang nasunod at ang kagustuhan lamang niya. Sa simula ay ginugol ni Robert ang panahon sa paghahanap ng trabaho mapapasukan. Nag-alok ng tulong ang in-laws niya pero tumanggi sa mga magulang si Robert. Hanggang sa muli niya itong kausapin at kumbinsiin. Bakit hindi mo gayahin ang kuya mo? Ang sabi niya. Napatingin ito sa kanya. What do you mean? Bakit hindi ka mag-indulge sa mga negosyo ng parents mo gaya ng ginagawa ni Ramil? Ang sabi niya. Umiling si Robert. I don't want to do that. But why? Ang hindi niya maunawa ang tanong nito. Dahil hindi ako ganun. It's not me. Mas gusto ko yung kumakayod ako at nakakarating sa itas ng ako lang. That's pride. Ang maagap niyang sabi. No, it's my principle, Annette. And you have plenty. Kaya ka laging nauunahan ng kuya mo sa maraming bagay. Ang may pagmamaktol niyang sabi. That's not a nice thing to say, Annette. Hindi na siya umimik. Dahil alam niyang mas masama pa raw ng masasabi niya kung ipagpapatuloy niya ang pagsasalita. Muli niyang naramdamang nagdamdam si Robert. Noon niya binasag ang katahimikan. Look, Rob, anak ka rin nila. Kung anumang tulong ang ibinigay nila sa iyo, karapatan mo iyon. Napayuko lamang ito. Nilapitan niya ito at hinarap. Besides, sa simula lang naman eh. Just to get by. Kapag lumaon, kapag marami na tayong ipon, you can build any business that you want. And I will support you all the way. Nanatiling walang imik si Robert.
Itiniyas niya ang ulo nito. Naiintindihan ko ang tungkol sa mga prinsipyo mo. Pero hindi naman mababawasan nun ang pagmamahal ko sa iyo kung hindi mo man masusunod ang ilan sa mga iyon. Ang buong paglalambing niyang sabi. Kaya tulad ng dati, tuluyan na ngang walang nagawa si Robert, kundi ang sundin siya. Makalipas lamang ang ilang linggoy, lumipat na rin sila ng bahay. East Subdivision Green Hills, malapit sa tirahan ni Ramil. Isa rin yun sa mga bahay na pag-aari ng mga magulang nito. Kaya tuwing umaga ay halos laging sabay kung umalis ang magkapatid patungo sa trabaho. Doon na rin sa pinagtatrabahuhan ni Ramil, nagtatrabaho ang asawa niya. Isa sa mga board of directors sa malaking business company ng mga magulang ito. Kagaya rin ni Ramon. Sa isang banda, hinubog na rin ang pagkatao ng asawa sa pagkatao ng lalaking tunay iniibig. At isa inyon sa pamamaraan niya upang kahit na paano'y mapapalapit pa rin kay Ramil. Nang gabing iyon, muling nagtalik si Robert at Annette. Iyon ang kauna-unahan nilang pagtatalik na mag-asawa sa loob ng kanilang bagong tahanan. At gulat na gulat si Robert sa ipinamalas na kagalingan ni Annette. Noon lamang ito nakipagtalik sa kanya nang ganoon na halos sukong-sukong ang katawan sa kanya. At higit sa lahat, parang noon lamang niya nabigyan ng todong kaligayahan ito nang sila'y matapos. Natuwa siya sa nasaksihan. I love you, ang bulong niya ito. I love you very much, ang sagot naman ito. Lalo siyang napangiti. Habang tahimik na nakahimlay sa kanyang mga bisig si Annette na animus ang bulong. At noon niya naisip, napakabuti nga siguro ang pagkakalipat nila sa bahay na iyon. Lalong nagkaroon ng pagkakataon si Annette na subaybayan ang pamumuhay ni Ramil at Alona. Madalas dumalaw siya sa bahay ng mga ito kahit na walang masyadong dahilan. Nakikipagkwentuhan siya sa mag-asawa, lalo na kay Ramil. Naging magilaw siya sa mag-asawa. Tulad ng dapat asahan sa kanya, kahit na ang katotohanan ay may iba siyang motibo sa paggawa ng ganun. Hinahanapan niya ng butas ang pagsasama ng dalawa, upang doon siya magsimulang masakin ang pagsasama ng mga ito. Pero sa tunay na wala siyang makita, mahal na mahal nila ang isa't isa. Hanggang sa maalala niya ang kakulangan ni Alona at ang pangarap naman ni Ramil na magkaanak. Napangiti siya. Alam niya kung paanong susubukin at wawasakin ang pagmamahala ng dalawa. Gulat na gulat si Robert nang matagpuan niya sa drawer ni Annette ang mga kakaibang uri ng tabletas na iyon. Alam niya kung ano iyon. Pills, pangontra sa pagbubuntis. Pero bakit gumagamit ng ganun ang asawa niya? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Robert. Agad niyang kinausap si Annette ng gabing iyon sa kanilang silid. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mahinahon niyang tanong, ngunit nagparamdam sa tinig habang hawak sa mga kamay at ipinakita sa asawa ang natagpuang ebidensya. Napatingin lang sa isang balig na pills si Annette. Pagkaway, saan mo nakuha iyan? Ang tanong nito. Sa drawer mo, ang sagot naman niya. Sabay muling tanong. Bakit Annette? Bakit? Napayoko ito. Ayoko pa Robert. Anong ayaw mo pa? Ang may pagpapaunawa ng iyang tanong. Ayoko pang magkaanak tayo, ang sagot nito. Pero bakit? Dahil natatakot ako. Natatakot? Tumango ito. Natatakot ako. Natatakot. Sabay unti-unting naglandas mula sa mga mata ang luha. Nakadama siya ng habag sa asawa. Agad itong nilapitan at inalok sa pamamagitan ng pagyakap dito. Ano ang kinatatakutan mo, Annette? Hindi pa ako handang maging isang inner room. Pero hindi naman pinaghahandaan iyon. Kumawala ito agad sa mga yakap niya. Anong hindi? Ang medyo galit nitong tanong. Stable naman tayo ah. And besides, it's been 6 months simula na ikasal tayo. Nagtataka na ang mga friends ko at sinapapa at mama. Sabik ng magkaanak ang paliwanag niya. Dahil lang doon, obligado na akong magkaanak. Noon siya parang nakadama ng galit. Kahit wala iyon, obligado ka dahil asawa kita. Bahagi iyon ng pagsasama natin. Iyon ba ang dahilan kung bakit mo ako pinakasalan? Para anakan lang ang sumbat nito. I didn't say that Annette, ang pagpapaunawa niya. Pero ayun ang ibig mong palabasin, ang sigaw nito. Pwede ba huminahon ka? Baka marinig ka ng mga katulong sa baba. Ang nanggagalit niyang babala.
Wala akong pakialam kung marinig nila ko. Buhay natin ito, Rome. Tama ka. Buhay natin ito. Pero kung magsalita ka, parang ang sayo lamang dapat kong pahalagan. Palibhasa, hindi ikaw ang mahihirapan kapag nagbuntis ako. Hindi ikaw ang daraan sa siyam na buwang paghihirap at panganap. Umiling siya. Bakit kailangan mong isisi sa akin ang bagay na iyan, anak? Besides, ano bang dahilan at hindi ka pa handang magka-baby tayo? Just tell me, okay? Ang nagpipigil niyang tanong. I'm in the peak of my career, Rob. It will be bad time for me kung ngayon ako mabubuntis, ang pagtatapat nito. Napasa po siya sa ulo. Oh God, is that it? Dahil lamang sa leche mong karir? Ang sarkastiko niyang tanong, natuloy na rin hindi nakapagpigil. Mahalaga sa akin ang karir ko, Robert. And it has always been like that. Ever since, ang lahat na lang, sa karir mo umiinog, pati ang pagsasama natin. Ang galit niyang panunod. At bakit ikaw? Mahalaga rin naman sa iyo ang karir mo, hindi ba? Ang galit nitong panunumbalik sa pabalik. Oo, mahalaga sa akin ang karir ko. Ipinagpalit ko iyon para sa kaligayahan mo. Noon ito, natigilan. Habang tuloy ang asiyang nasaktan. I can't believe this, Annette. Ang buong akala ko, you'll be the perfect wife for me. Pero nitong mga nakarang araw, unti-unti mong pinapatay ang paniniwala kong iyon. I'm sorry to disappoint you, Robert. But this is me, the real me. Ang walang kagatul-gatul nitong wika. Lumabas siya ng silid at buong lakas iyong isinara. Habang naiwan sa loob si Annette, nag-iisa. Hanggang sa marinig na lamang nito ang malakas na tunog nang umaandar na sa sasakyan. Lumisa na si Robert at hindi man lang siya ka nakaramdam ng panghinayin. Sa halip ay unti-unting napangiti si Annette. Unti-unti niyang natutupad. Tinawagan ni Annette kinabukasan si Ramil sa opisina. Mahimig pag-aalala sa kanyang tili. Hello, Annette. What's wrong? Ang nag-aalala rin tanong ni Ramil sa kabilang linya. Sir Robert, nandyan ba siya ngayon? Ang tanong niya. Hindi pumasok ha. I thought nariyan siya sa inyo, ang wika nito. Kagabi pa siya umalis. Hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon, ang pagtatapat niya. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ang tanong nito. Hindi ko maipaliwanag sa telepono ang lahat. Gusto ko sanang makausap ka ngayon din. Nalilito ako, Ramil. Hindi ko alam ang gagawin ko. Animo lumuluha na siya sa tono ng panlita. Halatang nahabag naman agad si Ramil na muling magsalita. O sige, uuwi ako sa bahay ngayon din. Doon na lamang tayo magkita. Tamang-tama. Mukhang maghahapday lamang ngayon mula sa opisina si Alona. Makakausap mo rin siya. Bigla siyang natigilan ng saglit. Pagkaway, I don't think I can do that, Ramil. Ang sabi niya. Bakit? I'm too weak para makaalis ng bahay. Ang pagtatapat niya, napawang pagsisinungaling. Ganun ba? Ang paniwalang wika naman ni Ramil. Ganito. Ako kapag nag-aalala, Ramil, o sige, ako na lamang ang pupunta dyan. Ang sabi nito. Ako na ang bahalang tumawag kay Alona sa opisina. Sasabihin kong narito ka sa bahay. Okay. Ang sang-ayon ng mita. Aasahan ko ang pagdating mo, Ramil. Ang huling pag-alala niya. Pag-uwi na ang maalam na at marahang ibinaba ang telepono niya at saka muling napangiti. Inihanda na kaagad ni Annette ang mga kakailangan sa pagdating ni Ramil. Nag-prepare siya ng dalawang basong may lamang alak. Ang isa ay marahang nilagyan ng isang tabletas na maliit. Hinalo niya ang tabletas sa alak hanggang sa tuluyang malusaw. Ang alak na iyon ay para kay Ramil. Saglit lamang naghintay si Annette. Narinig agad niya ang tunog ng doorbell. Agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa sopa. Saka masiglang tinungo ang pinto. Ngunit nang bubuksan na ito, bigla niyang binago ang ekspresyon ng mukha. Biglang lumungkot iyon, nanay mo alalang alalata talaga. Nang buksan nga niya ang pinto, ang pinakamamahal na si Ramil ang tumambad sa kanya. Bakit ikaw nagbukas ng pinto? Ang katulong nasaan? Ang nag-aalagad nitong tanong. Nagdayo pa ang isa, at yung isa na may nakipagkita sa kaibigan, mamaya pa darating. Ang sagot niya, kung gano'y nag-iisa ka ngayon, ang tanong nito, marahan siyang tumango ng buong kalungkutan. Yun lamang at kumapit na siya sa bisig na Ramil at sila ay nagtungo sa sala. Marahan silang naupo sa sopa. Ano ba talaga ang nangyari? Saan nagpunta si Robert? Ang tanong nito. Nagkasagutan kami kagabi. Ang wika niya. Tungkol saan? Ang tanong nito. Tungkol sa pagbubuntis ko. Ang nagpapahabag niyang sabi. Buntis ka ba? Hindi. Saglit na natagilan si Ramil. Tungkol ba daw ng pinag-aawayan ninyo?
Ang talong nito nang basagi ng katahimikan. Hindi siya agad nakaimik. Pagkuway, hindi pa ako handa namin. At sinabi ko sa kanya iyon. Hindi ka pa handang magkaanak. Kayo? Bakit? Dahil natatakot ako. Parang hindi ko pa kaya ang responsibilidad na maging isang ina. Muli hindi nakapagsalita si Ramil. Parang naisip kasi nito ang kalagayan nila ni Alona. Para bang nabasa niya sa mga mata nito na biglang nahanad si Ramil na sana may problema rin sila tulad ng pinoproblema nila ngayon. Ang kaso, batid ng lahat na hindi magkakaanak kailanman si Alona. Sa aking palagay, ang pagpapatuloy niya na may pressure lamang sa Robert ng mga kaibigan at kakilala niya. Ang pagtatapat niya, anong ibig mong sabihin? Nabanggit niya sa akin na parang hinahanapan na siya ng anak na ipagmamalaki ng mga kaibigan niya. At ayon din sa kanya, sabik na raw ang papa at mama na magkaapo. Muling natigilan si Ramil at parabang nasila niya sa mga mata nito ang matinding kalungkutan. Nauunawaan ko ang nararamdaman ni Robert at nauunawaan ko rin ang katayuan ni Anet. Ayokong magkaanak kami nang dahil sa pagdidikta ng iba. Gusto ko, sarili namin ang desisyon ng pagkakaroon ng anak. Yung talagang handa na kaming dalawa para maging mga magulang. Ang dagdag ng paliwanag niya. At para mong lalo lamang makadama ng guilt si Ramil. Kung pwede lang sana kami magkaanak ni Alona, hindi ninyo pagdaraanan ang ganyang pressure kina mama at papa. Ang halos pabulong na wika ni Ramil. Ramil, ang animo'y naaawa naman yung wika rito. Hinaplas pa ito sa balikat habang nakayoko ang layaki. Ayoko namang sisihin si Alona dahil hindi niya kasalanan ang kawalan ng kakayahang magkaanak. At saka minahal ko siya ng ganoon. Tinanggap ko siya sa kabila ng lahat. Bakit parang imposibleng makompleto ang buhay na ang mag-asawa ng walang anak? Sa isang iglab, ay si Ramil na ang naglalabas ng sama ng loob sa kanya. Noon siya tumayo mula sa kinauupuan. Saglit niyang iniwanan si Ramil habang nasa ganoong sitwasyon. Hanggang sa magbalik siya, dala ang dalawang baso na may lang.